Attorney Ramon, election na naman. And tumatakbo ngayon maraming positions, di ba? Mayor, yes. Konsehal, in some places, governor, mm-hmm. board member. Ang tanong, paano ka pipili kung sino ang nararapat na ihalal sa mga posisyon? Yung sumasayaw. Yeah. Okay, so the purpose for this video is lawakan po ang selection criteria. Right. Hindi lang po yung magaling sumayaw, kundi maintindihan din niyo kung ano po ba talaga ang involved sa mga position na to. That way, makapili po tayo ng maayos at maglilingkod ng tapat at efficiently sa kanya-kanyang position. So, in this video, we will be talking about multiple positions. That will be governor, mayor, mga konsehal and board members. Yeah. Apat, ang dami, no? So, let's get on with it. This episode is a joint project with Councilor Institute, a nonprofit organization that provides research, policy formulation, advisory, and public communication to create government policies guided by science and research. Go to www.councilorinstitute.org for more information. Welcome to Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you make better choices. My name is Attorney Ramon Ramirez, and I'm with my partner, Attorney Erwin Zagala. So, ito na. Okay. We are on episode 3 of our election series. All right. Parang kailan lang ano nag-start tayo nito? Parang kailan lang, isa pa lang. No. So if this is your first time here, let me tell you a little bit about what we are intending to do. So this series is all about educating you about the elections. Correct. Ano ba talaga yung binoboto natin? Ano ba yung mga trabaho ng mga tao na ihahalal natin sa iba't ibang posisyon. Mm-hmm. Ang logic po kasi nito, kung naiintindihan ninyo kung ano yung trabaho na naghihintay sa mga taong gusto ka kumakandidato, you will be in a better position to make better choices about the candidates. Kasi kung naiintindihan niyo yung trabaho, matatansya ninyo kung sino yung bagay na tao. Yun, di ba? Better choice. Yes. So we do this by orienting you on what the law says about the government. So ano ba yung sinasabi ng batas tungkol sa pagpapatakbo ng gobyerno? Mm-hmm. Yeah. So in this episode, pag-uusapan natin yung medyo nasa gitna, which is the LGU. Local Government Unit. Yan. So pag-uusapan natin yung LGU. Paano gumagana to? Paano ka matutulungan nito? And ano yung role ng mga taong nilalagay or niluluklok natin sa iba't ibang posisyon na nandoon? Mm-hmm. Okay. Now that you know what this episode is about, let me tell you what this episode is not about. Okay. It's not a campaign. Yes, definitely. It's not campaign material. So we are not advocating. Wala po kami kinikilingan na dapat itong kandidatong to or dapat yan. Hindi po yun ang layunin ng episode na to. Ang layunin po nito, to give you the tools so you can decide on your own. Correct. Okay? So mas mabuti po kasi na nasa sa inyo po kung sino yung iboboto. Trabaho lang namin, ipaliwanag kung ano po ba talaga yung pinipili ninyo. Okay, so what does that mean? For this post, if you're going to comment, please, let's keep it cool and neutral. Do not campaign. Please. This is not the right place for that. Kung medyo may posts po in favor of a specific candidate, you can rest assured, i-delete po namin yan because this is not the right forum for that. You can do it on your wall. Yeah, no problem. Definitely. But we're trying to keep this as a neutral place. That way, maintindihan ng mga tao regardless of sino po yung sinusuportahan na kandidato. Mm-hmm. Now, another warning, before you proceed with this episode, kailangan po napanood din nyo yung previous two episodes. Yes. So nakakadalawa na kami. This is the third in the series. So the first one deals with how government works. Mm-hmm. The second one dealt with barangay officials. Yun. So ito pong dalawang to, ito yung magiging take-off natin for this episode. So if you haven't watched it yet, please look at the links. It's going to be somewhere there. Watch the first two. And if you've already watched the first two, let's get started. Nice. All right. So, quick review. Dun sa first video na pag-usapan natin, di ba? Essentially, lahat ng trabaho sa gobyerno, tatlo lang. How many? Tatlo. Tatlong grupo lang yan, primarily. Yep. So, meron tayong tinatawag na mga enforcers. Mm-hmm.
meron tayong tinatawag na rulemakers. Yes. And meron tayong tinatawag na referee. Referee. Yan. Under the Philippine Constitution and under the laws, these three departments or branches, ang tawag sa kanila is, yung mga enforcers, ang tawag sa kanila ay? Executive department. Kasi ang or trabaho nila branch. Is to? Enforce or execute the laws. Yeah. Now, speaking of laws, yung rulemaking team, ang tawag niyan sa batas ay? Legislative branch. Yeah, kasi ang trabaho nila is to? Legislate. Or to create laws. Yeah. And then yung third naman is yung mga referee. Ang tawag naman natin sa batas niyan ay? Judiciary. Yan, kasi ang trabaho nila is to? Judiciary. Judish. Mag-referee and to interpret the laws and to ensure that it is being followed in terms of the other two branches. Now, pag-uusapan natin, Attorney Ramon, dito sa local government level. Okay. Okay. So, ano gusto mong unahin? Kasi yung local government, actually, may kinalaman din sa dalawa out of the three na branches. Okay. Mm. Meron siya sa executive department. Okay. Meron din siya sa legislative. Ano gusto mong... Let's start with, obviously, yung pinakasikat palagi, executive. Okay. Sige. So, going back, remember the last episode, pinag-usapan natin at the barangay level, which is the lowest level. Kumbaga, balik tayo dun sa dormitoryo. Sa analogy natin ng dorm. Kung magpapatakbo ka ng dorm, ano ba yung pinaka-basic unit sa dorm? Yung kwarto. Kwarto. One room. Oo. And then, syempre, si barangay, yung operations niya, pamamalakad lang nung kwarto. Yes. Diba? Ngayon, maliit lang. Ngayon, mag-i-expand tayo ng konti. Kasi hindi lang kwarto pinag-uusapan natin ngayon. Magkakadikit na kwarto na. In fact, isang floor na tayo. Oo. Isang floor in one wing. Yes. Okay. So kapag tinaas mo naman yung jurisdiction from one room to magkakadikit na room, dito naman papasok yung munisipyo at saka mga cities. Okay. Now, again, dito muna tayo sa middle. Ha? Tatlo yan, di ba? Mm-hmm. Executive, legislative, judiciary. Mm-hmm. Dito muna tayo sa gitna, sa executive. Okay. And sino ba ang executive pagdating sa municipal level or sa city level? Obviously, it's the mayor. Mayor, okay. So, kumbaga parang na-promote from barangay level, di ba? Sino yung chief executive ng barangay? The barangay chairman. Barangay chairman. Oo, si pag tinaas mo naman yun, ang susunod na is municipal mayor or city mayor level. Okay. So, ano naman ang nagiging, ano pinagkaiba ng dalawang yun? Ano pinagkaiba ng munisipyo sa isang lungsod? Under the law, para ma-consider ka kasi na isang lungsod, may mga qualifiers. Eh. Ilan yung population mo, ilan yung income, ilan yung... basta marami actually, marami. Yeah. Basta't may qualifier. Meron pang territory as well. No? Territory. Yeah. Basically, kailangan lang po ninyo maintindihan, mas complex ang isang city versus isang munisipyo. Yeah, generally, parang mas parang ano, kumbaga upgraded, di ba? If you used to play yung mga games like mga Sims or whatever, di ba? Parang paganda ng paganda yung ano mo, yung city mo, di ba? Yun, start kayo sa municipality and then nagiging upgraded with yung city nyo. Pero under the law, basically, mayor pa rin ang designation for both. Nagkaiba lang, city mayor or municipal mayor. Okay. Now, pag-usapan naman natin kung ano yung mga trabaho ng mayor. Okay. Actually, marami. Ang first and foremost, ang trabaho ng mayor is to execute the? Laws. The laws. In laws fact, or ordinances, no? Oo. Ang tawag rules. Sa kanya is chief executive of the municipality or the city. Okay. And so para siyang mini president for that area. Yeah. Yes. Okay. So ang major na trabaho niya is to exercise general supervision and control over all programs, projects, services and activities of the municipal or city government. Nice. So kung mapapansin mo dun pa lang napaka-broad ng powers, yeah. Anything that you can see from basura, all the way to peace and order, right. All the way to the budget, all the way to the social programs, kunwari may mga amilyar or may mga certain benefits, yung mayor po ang humahawak niyan. And in fact, siya rin ang may hawak ng development plan. Of the municipality or the city. Yes. Kung hindi masyadong develop ang municipality or city, I think you can
attribute that to a mayor na kulang sa proactivity siya. Kasi siya yung ano, siya yung involved pagdating sa ganyan. And isa pa is siya rin ang parang representative, kumbaga parang siya yung abogado ng buong city or municipality. Kunwari papasok yung city or municipality sa isang kontrata, sino yung pumipirma? Si mayor. Siyempre, di ba? And then ano pa ba ang pwede nating i-attribute kay mayor? Pag-implement ng mga policies, programs, projects, kunwari aayusin yung ano, yung manhole dito sa certain na kantong to. Right. Or tatabasan yung mga puno kasi medyo umaano na sa power line sila yun. Oh, kapag may bagyo, sino inaabangan ng mga estudyante? Yung walang pasok, si Dex. Sino nag-aano nun? Sino? No. Kasi sometimes, Si Dex. Depend na yata. Depend, o. Ini-entrust niya sa iba't ibang LGUs. Kasi iba-ibang situation. Eh. Mm-hmm. Maaring baha sa Quezon City, sa Marikina, hindi. Ah. Or sa Mandaluyong, maluwag naman, di ba? So, iniiwan po yung discretion sa mga mayors. Di ba? Kaya mag-aabang ka, di ba? Ano yung... Kung may announcement. Si mayor. Oo, diba? Na walang pasok. Ayan. Oh, isa pa palang power or... ginagawa ng mayor. Hmm. Ano ba ang inaabangan ng mga mag-boyfriend, girlfriend? Valentines? Maliban doon, kasalang bayan. Ah, kasalang bayan. Kasi ang mayor po, right, may power to solemnize marriages. Hmm. Diba? Hindi lang po pare, hindi lang judge, pastor, pati po mga mayor actually pwede. Mm-hmm. Now, kung mapapansin mo, Atty. Ramon, napaka-broad ng trabaho ng mayor. Pero I want to bring it down further. Sige. Parang ano ba ang pang-araw-araw na ginagawa? Yeah. Kasi ang broad pa ng mga pinag-uusapan. Yung tipong pinapasok araw-araw ni mayor, ano ba ang sample? Well, samples include pag-approve ng mga building permit, business permit, and other licenses. Kunwari, liquor license. Liquor license para pwede magbenta yung restaurant or yung bar ng ano, ng alcoholic drinks. Mm. Pag-sign ng mga kontrata such as infrastructure programs, kunwari magtatayo ng basketball ng housing. basketball court, housing, ospital, 'di ba? O ito, medyo prominent nung pandemic. Mm. Si yung mga mayor po ang naging in charge ng pag-implement ng vaccination policies. Ah, so kung mapapansin mo yung ibang mall, 'di ba, si Sinequester or yung ibang mga basketball court, mga mayor po ang nag-arrange noon. Okay. Even yung pagkuha ng mga vaccines, mga mayors po, guys, kasi sila yung pumipirma. So it's definitely a very important role. Yes, kaya huwag kang kukuha ng papatay-patay. Yes. Kailangan ang iboboto ninyo for mayor, yung talagang alam yung ipaglalabang kayo. Yung gumagalaw. Kahit yung ano, kahit mas magaling pa sa pagsayaw sana. Kasi can you imagine, pinagbasihan mo lang, magaling sumayaw or magaling kumanta, nung tumama yung pandemic, saan ka pupulutin? Eh kasi isasayaw na lang ngayon. Ngayon, oo. So you need to have someone competent to handle all of those. True. In addition, ang mayor din po nag-a-appoint kasi ng mga officers. Mm-hmm. So may kasabihan tayo, di ba? As above, so below. Mm. Kung competent ang nasa taas, malamang sa malamang ang pipiliin po mga tao niyan sa baba na nagpapalakad ng mga opisina would be competent as well. Diba? Yeah. True. So leadership starts at the top. Kung maayos ang nakuha ninyo sa taas, then maayos din sa baba. Now, pag-usapan naman natin yung susunod na official. Hmm, sino naman yan, Attorney Irwin? Executive pa rin ba to? Executive. Hmm. Pero actually, ito medyo may hybrid ng konti. Hybrid? Bakit kaya? And ito, itong official na to, sometimes can be subject to a little bit of misconception. Mm-hmm. Kasi akala ng mga tao, spare tire lang. Nako, parang alam ko na yan. Masakit. Spare tire. Kasi kung may mayor, meron tayong... Vice mayor. Okay. Oh. Now, let me disabuse you of that notion. Mm-hmm. Hindi po spare tire lang ang vice mayor. Mm-hmm. While it is true that their primary job is to step in for the mayor, kung sakaling permanently mawala po yung mayor, kasi ganun po ka-importante yung function ng mayor. Hindi po pwedeng mapatid yan na tipong pag nawala yung mayor, ano, mag-election tayo uli para lang magkaroon. No. Kailangan tuloy-tuloy. Yeah. Kailangan tuloy-tuloy. To ensure na tuloy-tuloy po yung delivery of services, may nakaabang na po, which is the vice mayor. Mm. If ang mayor po nawala for some reason, automatic, magtuloy-tuloy po yung takbo ng
LGU, yes, because may nakaabang. However, unlike a spare tire, ang spare tire kasi hanggat sa hindi mo ginagamit, nandun lang, nakatunga nga lang yung spare tire. Ang vice mayor po, may mga trabaho. So kahit na hindi pa po siya nagsasubstitute or nag-assume ng position, actually, very important po ang role niya because the vice mayor is the presiding officer for the sanggunian. Hmm, okay. So siya yung ano, parang andun siya sa ano, sa kasama siya sa sanggunian. Oo, we'll discuss the sanggunian later dun sa pagdating naman sa legislative ano branch. Right. Pero ang maganda kasi dito, naalala mo yung may pamukpok? Mhm. Yan yun, vice mayor. Akala ko judge yun. Hindi, meron din siya. Ah, meron din siyang pamukpok. Oh, oh, oh. Gavel yata ang tawag. Yan. Okay. So vice mayor primarily substitute po sa mayor in case something happens. But as important is, siya po ang presiding officer. Now, ang tanong, pwede po siyang bumoto kapag kunwari may pinagbobotohan ng mga ordinance or batas? O pwede ba? Pwede in case of a tie. Ah, siya lang ang tiebreaker. Okay. Tiebreaker lang siya. Galing, no? Galing. Yeah, so in addition to that, alam ko yung mga vice mayor pwede rin mag-appoint ng mga tao. Mm-hmm. So, important din that you choose a good vice mayor, that way yung mga taong under them would be maayos. Same as yung leadership principle kanina, no? Yeah. As above, so below. Yan. Nice. Thank you, attorney. So, ngayon nakita na natin yung galaw ng mayor at vice mayor. Mm-hmm. And kumbaga, balik tayo sa dorm analogy natin. Kumbaga, one floor, magkakadikit na ano na yun, di ba? Magkakadikit na kwarto. Na kwarto, yeah. So, kung mapapansin mo, one medyo, floor in one wing. Yes. Yan, okay. So, kung mapapansin mo, mas malawak na yung ano nila, mm-hmm, yung pinasasakupan. Diba? Mas maraming constituents, mas maraming tao. Mm-hmm. Yeah. Now, let's talk about, well, pataas naman to, no? Mm-hmm. So, dagdag naman, nagsimula tayo, di ba, barangay, mm-hmm, and then naging munisipyo. Munisipyo. Or city. Or city, yeah. May mas tataas pa doon. Ano pa, Tony Irwin? Provincial government naman. Ah, okay. Ibig sabihin na provincial government, maraming munisipyo or mm-hmm maraming cities na nakapaloob sa isang province. Probinsya. Oo. Ngayon, sino naman ang chief executive pagdating sa province? Provincial mayor. Hindi. Walang provincial mayor. Ang ano? Tawag po sa chief executive pagdating po sa provincial government level is the governor. Governor. Ah, si Gob. Ayan. Okay. So, same thing with the mayor. Meron din tayong vice governor. Mm-hmm. And pretty similar din po yung functions. Ang primary trabaho po ni vice governor, kapag may nangyari kay governor, may substitute. Oh. And at the same time, siya po ang presiding officer doon naman sa sanggunian panglalawigan. Yeah. Which we'll be talking about in a bit. So that's it. Barangay, munisipyo, city, province. Yan po yung hierarchy pagdating sa executive. And ito, barangay captain, mayor, mm-hmm, dalawa. Municipal or city mayor. And then, governor. Governor. Gob. Yes. Dito naman, attorney naman, rulemaking bodies naman na pag-uusapan. Hmm. Now, going back to our previous episode, ano ba yung rulemaking body pagdating sa barangay? Sanggunian barangay. Barangay. And then, sino yung ina-appoint natin na maging member ng sanggunian barangay? Ito yung mga kagawad. Yes, yeah. Correct. Yeah, we call them kagawad. Oo. So, anong trabaho nila? Gumawa ng ordinances na pamamalakad dun sa barangay lang. Mm-hmm. So kumbaga sa dorm, 'di ba? Doon lang siya sa kwarto. Yes. O sino maglilinis ng bintana? Yeah. Sino maglilinis ng screen? Oh, yeah. Screen. Oh, okay. Nung electric pan. Yeah. Sino... Right. Ngayon, kapag itataas natin ng konti yung level, mm-hmm, in this case akyat naman natin to municipality or city level. Uh-huh. Iba naman ang tawag dun sa mga rulemaking officers o yung mga gumagawa ng batas. Mm. Ang tawag naman sa kanila, hindi na kagawad. Ano na? Councilor. Konsehal. Yan. Okay. So, pag yung mga konsehal pala na nakikita natin sa mga karatula, they're running for either municipal or city. Yes. Sanggunians. Yes. Okay. And then, magkaiba rin yung tawag dun sa mga sanggunian nila. So, okay. So, kunwari municipal, mm-hmm, level. Sa municipal, di ba, may mayor? Yep. Yung mga lawmakers naman ng municipal level, sa sanggunian bayan. Oo. Okay. And then, councilor pa rin. Mm-hmm. Pag city naman, sanggunian panglungsod. Yan. And ang tawag, councilor pa rin. Councilor pa rin. Konsehal pa rin. Mm-hmm. Okay.
So, kung mapapansin mo, nagbabago lang yung level ng tinitignan nila. Okay. Kasi sa kagawad level, hanggang dyan ka lang sa barangay mo. Mm-hmm. Sa konsihal level, sandali, kailangan balansin natin, titignan natin anong epekto ng mga ordinance na sasakop sa multiple barangays. Yes, okay. Or multiple municipalities. Tama. Ganon. Kung ano, in the case of panlalawigan. Mm-hmm. Tama? Alright. So ano naman yung mga sample na mga pwedeng gawin nilang mga ano, mga batas? Kasi kung kunwari barangay, pinag-uusapan lang dyan is yung parking, yung basura. Yeah. Ito naman, siguro yung schedule na ng basura for the whole area na okay. Multiple barangays ang dinadaanan. Mm-hmm. Or ano ba yung ano, yung parking. Okay. Na sinusunod pagdating dito sa traffic rules, di ba? Yun. So kung mapapansin mo, Attorney Ramon, mm-hmm. It's all about scale. Okay. Very similar yung trabaho. Mm-hmm. Gumawa ng batas para dun sa mga nasasakupan. However, yung level ng tingin, mm-hmm. Dun po nagbabago. Ano pa ba ang nakikita natin na medyo importante na tinututukan? Safety protocols. Mm-hmm. So, kung kunwari pagdating sa mga aso, sino ba yung pinapayagan na ano, mga hayop na nandun sa paligid, mm-hmm. Pwedeng gumawa sila ng ordinance tungkol dyan. More importantly, pag-raise ng funds. Ah, okay. So, the... Access. Ah. So, pwedeng galawin po ng, ano yan, ng mga konsehal. Mm-hmm. Ng sangguniang bayan yan at saka ng sangguniang panglungsod. Mm-hmm. So yung mga professional taxes, mm-hmm. mga real property taxes, mm-hmm. amusement taxes, mm-hmm. ayan, pwede yan. Mm-hmm. Okay. And in addition, actually, yung mga barangay, di ba sila mga kagawad, mm-hmm. yung mga councilor ang nagre-review ng mga ordinances okay. Na umaakit sa kanila yun. So parang nagpapa-approve yung mga sangguniang, yung mga kagawad natin sa mga councilor within the municipality. Yes. Okay. Now, let me just add a little bit, ha. Mm. Dito naman, same thing, yung vice mayor, yun pa rin yung ano, yung parang presiding officer, mm-hmm. for the sangguniang pangbayan or panglungsod. Mm. Now, let us go a little bit further up. Further up pa? Okay. Kasi di ba merong barangay, yep. May municipality, may city, and then merong panlalawigan. Mm. Ang tawag naman dun sa provincial government na legislative body is sangguniang panglalawigan. Yan. And sino naman ang presiding officer doon? That will be the vice governor. Vice governor naman. Mm. Okay. So kung mapapansin mo, actually pare-pareho lang naman. Yeah. And yung scale lang ang pinag-uusapan. And dito sa sangguniang panlalawigan, okay, ano naman ang tawag? Kasi di ba kagawad, konsehal, ano ang tawag doon sa mga nandun? Board member. Yan. Okay. Kung mapapansin mo, pabigat ng pabigat yung dating ng mga titulo. Mm-hmm. So, nakakatuwa, Attorney Ramon, kasi it's basically the same thing, replicated over and over again, per level, ang nagbabago lang talaga yung scope ng tinitingnan. Scope, yeah. Yeah. Mm-hmm. Siguro yung territory and yung ano, yung scope, tama. Mm-hmm. Now, you might be asking, mm-hmm. nasaan naman ang judiciary? Oo nga. Diba? Kasi, di ba, three branches tayo? Oo, di ba? Executive, legislative, mm-hmm. judiciary. Yes. Saan yung judiciary dito? Saan nga, attorney? Wala. Hindi kasi nila covered. Yeah. Mm-hmm. This is covered by the Supreme Court. Oh, okay. Okay. Ayan. So, I hope we were able to shed light and I hope you have enough information right now para makita na, yung medyo napupusuan ko bang kandidato, would they be able to execute the functions na nakikita ko dito sa mga posisyon? Kasi tandaan niyo po, kung nagkamali kayo ng pagpili, nadala kayo sa mga maling metrics na alam mo na magaling sumayaw, magaling kumanta, pero wala naman pong naipapakita na kakayanan upang patakbuhin yung opisina na napaka-importante. Napaka-importante po. Sobra. I'm sure naramdaman po ninyo yun nung pandemic. Kung mahina-hina kasi yung mayor ninyo or yung governor, mararamdaman talaga in terms of aid at saka yung mga galaw. Hmm. So please choose wisely this time around. Please. Ilagay po natin sa lugar yung mga may capability po. Yes, please. At yung hindi ka magdadalawang isip na ipagkatiwala ang buhay ninyo at ng inyong pamilya. Kasi totoo lang, yun naman talaga nangyayari. Pinagkakatiwala mo kasi sila yung nasa posisyon. Yeah. And kung hindi nila gagawin ng maayos yung trabaho nila sa posisyon, sino po ang kawawa? Hindi naman sila. Tayo. Tayo rin. Mm-hmm.
Okay. So just to recap very quick, ha, Atty. Miramon, yes. Ako gusto ko magbigay lang ng sample kasi I always say it's about scale. Yes. Para lang naiintindihan. So kung kunwari for the province, ang pinag-uusapan, pangkalahatan. So the province may be doing a basic agricultural research, di ba? And facilities. Oh. Or pagpapatayo ng mga animal breeding stations or artificial insemination centers. Di ba? Para dumami yung mga baka, di ba? Or assistance sa mga farmers in terms of financing or supplies. Yan, ginagawa yan ng province. Mm-hmm. Isa pa, health services. Pagpapatayo ng ospital, tsaka health services, mga clinics, usually provincial government ang nag-aasikaso. Intermunicipal waterworks, drainage, and sewerage. Diba? Kasi medyo ilang barangay, ilang cities ang dadaanan nun. So, it's the job of the provincial government. Baba naman tayo sa city or municipality. Mm. Okay. Sa pag-city naman ang pinag-uusapan, siguro yung distribution ng mga seeds, livestock, pwede. Inter-barangay irrigation systems. Mm-hmm. Diba? Kasi okay. Barangay-barangay lang yung pinag-uusapan. Pwedeng sa municipality or city level na yan. Ano pa ba? Health services, implementation ng mga programs, maternal and child care, mga ganun. Usually makikita mo yan. That's under the municipality or city level. Isa pang important is solid waste management. Yan. So, municipal yan. Municipal or city level. Yan. Yan. Okay. Kasi parang masyado na mataas for provincial government yan. I think masyado ng specific. Mm-hmm. School buildings. Yan. Kasama yan sa city level. And pretty much everything that you're coming into contact with on a daily basis, that's under the city. And finally, sa mga barangay level, napag-usapan natin before, mga traffic siguro, mga one-way, that would be barangay. So again, I hope we were able to supply you with everything you need for you to be able to vote wisely this coming elections. So wasn't that simple? Now go make better choices!